buhay mo at pagkakaon mo ng gana. Ayun, Lord, salamat po ng marami sa wisdom and knowledge, Lord. Patuloy mo po kaming gabayan. Sana pag-aaral natin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ready po ba tayo? Yeah, so, recap lang ng konti kasi masyado mahaba na yung oras. Last time, we were able to discuss mga kapatid ang first topic natin. Ano nga yun? The pre-existence of Jesus Christ. Tapos, doon sa pre-existence of Jesus Christ, meron tayong mga subtopics dapat na matalakay. Tama po ba? Ang muna natin naging subtopic doon ay yung position ng Lord over all creation. Tama? So meron pa tayong apat. Pansamantala na po natin itong iiwanan yung apat na yon. Babalikan na lang natin sa susunod natin pag-aaral. Dahil gusto ko pong isingit muna yung pangalawa nating major topic. Ayan. Para sa susunod na balikan natin itong first topic natin, mabigyan ko ng chance yung mga wala yun, na maulawakan yung first topic. So, handa na po ba tayo? Para itong ating pag-aaralan ay fresh sa mind ng mga bagong dating. Ayan. So, sa pangalawa natin na topic, pinamagat natin itong pagkasaya ng names of Jesus. Asan ito? Wala yata akong ilagay dyan. Ayan, the messianic claims of Jesus. Actually, nasulat natin niya kahapon. Ang last meeting, tama? So, kung papasahin natin mga kapatid ang kabubuhan ng Bible, ng Biblia, makikita natin. We will find out a very progressive detail, no? About the identity of the Messiah. So, gaya nga na nang napag-aralan natin last time, so from Genesis pa lang, nababanggit na ang pagdating ng Mesiyas. So habang ang mga prophecies ay masyadong detalyado na naiyahayag, hindi na marirealize natin na mas lalong kumukonti ang mga kandidato para sa pagiging Mesiya. So, sa pag-aaral natin ito, sa topic natin ito mga kapatid, huwag muna natin ipakikiusap ko sa bawat isa na buhay muna natin sa isipan natin. Sa mga oras lang na ito, kasi Jesus kayo ang saya. Kasi alam naman natin lahat yan, eh, di ba? So, sa pag-aaral na ito, kunyari wala pa tayong alam. No? Kunyari, hindi natin alam, hindi pa natin tukoy kung sino ang Mesiyas. So, aalamin natin ngayon kung lahat ba ng propesiya na sinabi sa lumang tipan ay aangkop ba sa dinagdang Mesiyas. Tama? Sige, para mas maganda. Kasi pag iniisip ang agad natin, ay, Jesus na yan. Parang ano na yan, di ba? Conclusive na agad tayo. Para pag dumating ang panahon, mga kapatid, na may ma-encounter tayo, mali mo. Bigyan tayo ng Lord ng pagkakataon na makakaharap tayo ng Hudyo. Ayan, di ba? Pinakamahirap na kumbinsihin mga kapatid na tao, kundi yung mga naririto sa Pilipinas, kundi naroon sa bayan ng Israel. Kasi karamihan, siguro, 80-90% kasi ng populasyon mag pinaniniwala kay Jesus. Na mas pinaniniwalaan nila na magpahanggang ngayon ay hindi pa dumarating ang kanilang Mesiyas. Diba? Samantalang kadugo nila yun. Diba? So, para masiguro natin, no, mga kapatid. So, ito, siguro, magagamit natin ito pagdating ng panahon na yun. No, maging dun sa mga narinito sa Pilipinas na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, na si Jesus ay dating na Diyos na nagkataong lupa lang, this time siguro, pinatapos yung poso na ito, alam na natin, paano natin pagtatanggol ang Lord. Amen. So, sa ngayon, pasisimulan natin ito sa pagpapahayag na ang lahat ng lahat na
ang lahat ng propesiya na binanggit sa lumang tipan ay patungkol sa Hamasiyak. So yung Hamasiyak sa nilakakala, mga kapatid, yan po yung Hebrew word ng Messiah. The Anointed One, ibig sabihin yan. Or sa Greek word, yung Christos na ang meaning ng Messiah, the Messiah. So isa lang ng word yan, mga kapatid na po. So, after siguro natin mailatag ang lahat ng prophecy. Actually, hindi naman natin pag-aaralan lahat ng prophecy no, na isulat sa lumang tipan sa 2500 yun. Matapos siya siguro. Mahabang oras ang kibig po natin, tama? So, ang katotohanan lang yan, sa 2500 na prophecies, ay dalawang libro na naganap na. Amen. So, meron itong very distinctive detailed prophecy na ating pag-aaralan that can only point to one person. Pero lahat naman yan, lahat naman ang prophecy patungkol kay Lord, ito talaga para sa kanya yun. Amen. Sa Messias. Pero sa pagkakataon ito, ito lang. So, gaya nga na sinabi ko kanina, huwag muna tayo maging conclusive na si Jesus ngayon, yung Messiah. So let us think out of the box for a while at sa dulo na tayo mag-conclude. Amen? So to start ang pangalawang topic natin, talakayin natin ang pagkatao. Ayan, 7 distinctive prophecies ang ating tatalakayin. At ang una natin tatalakayin, mga kapatid, ay ang pagiging tao ng ating Panginoong Jesus. Ng Misaya. Huwag muna natin si Panginoong Jesus. Hindi muna natin siya sasali. So ayon sa kasulatan, mga kapatid, ang Mesiyas ay kinakailangan magkatawang tao. So it was prophesied, prophetically spoken of in Genesis chapter 3 verse 15. After the creation ito, after na magkasala ng tao, nabanggit na, no, na mayroong isang tagapagligtas sa darating. So ito yung matatagpuan natin sa Genesis chapter 3 verse 15. Sabi doon, and I will put enmity between you and the woman, and between the seed and her seed, it shall bruise your head, and you shall bruise his head. So ang kinakausap ng Lord dito ng time na ito, ni Yahweh, no? Ang kinakausap ni Yahweh ng time na ito, ay yung serpent, no? Na sinasabihan niya rito na yung anak ng babae, ang magiging descendant ng babae, yun nga yung offspring, because offspring ang nakalagay dyan, seed ang nakalagay dyan, no? Ang seed ng babae ang papatay doon sa ulo ng serpent. At ang gagamitin niya yung sakop, diba? Ang salitang offspring o yung seed na binanggit niya ng mga kapatid, it refers to the word descendants. Ang magiging descendant ng babae, yun yung papatay. So, nagkaroon na nagkaganapan sa Galatians chapter 4, verses 4 to 5. Ang sabi doon, but when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under law, to redeem those under law, that we might receive the full rights of sons. Ayun. So, dito malinaw na nagkaroon ng katuparan yung prophecy ng Genesis chapter 3 verse 5. Na dumating na, ayan, ang pinadalang anak ng Diyos, born of a woman, ayan nga sabi, diba? Doon sa offspring ng babae, magmumula ang tutuldok doon sa serpent. So sa pangalawa, isa pang detailed prophecy ay yung ang Misaya ay dapat isang Budyo. So sinasabi sa Bible, mga kapatid, kinakailangan Budyo ang magiging Misiyas. So meaning, kailangan, kapag sinabing Budyo, kinakailangan magmula siya sa lahi ni Abraham. Diba? At magiging anak siya ni Isaac. Tama?
na magiging anak ni Tako para maging Hudyo. Para maging isang Israelita, kailangan dumanta kay Ako. Kasi si Jacob nga yung ano, yung literal na pangalan ng Israel. Amen. So, kung ito ang pagpamasiya natin, kung Mesiyas, ang Mesiyas ay isang ang Mesiyas na kailangan maging tao, so marami pang tao mo. Lahat ng tao, panahon na yan, candidate. Tama? Wala pang, ano, wala pang clear view kung sino talaga ang magiging Mesiyas. Tama? So, pangalawa, ang sabi dito, ang Mesiyas na kailangan maging Hudyo. So, na-narrow down na. Dati buong mundo, candidate eh. Ngayon, na-narrow down, Hudyo na lang. Mga taga-Israel na lang. May dugong Hudyo. Amen. Dito, mas lalo nilit ang scope ng propesya. Dahil sa dami ng tao sa buong mundo, Hudyo lang ang pwedeng maging Mesiyas. So, hindi siya pwede maging Pilipino. Hindi siya pwede maging Amerikano. Hudyo lang. Pero wala pa ng Amerika noon eh. So, pangako ito ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Masahin po natin. Ay! Wala akong nailagay. Sorry. Kaya isulat nyo na lang. Basahin nyo na lang. No, Genesis chapter 1 verse 3. And then, pangako din ito ni God kay Jacob sa Genesis chapter 28 verses 10 to 15. Yan yung mga Bible references natin. Genesis chapter 28, 10 to 15. Yun yung may pangako ni God kay Jacob. Yung una, Genesis chapter 12 verses 1 to 3, pangako ni God kay Abraham. 12, 1 to 3, yung kay Abraham. Yung pangako ni God kay Jacob, Genesis 28, 10 to 15. So, basahin nyo na lang po. Lahat ng mga Bible references na mababagitan dito na wala dyan, mga kapatid, pakibasa kasi doon magagalit yung mga species natin. So, ito mga Bible verses na ito, mga Bible passages na binasa ko, indicates that the promised seed, yan, na pinangakong offspring sa Genesis chapter 3 verse 15 kay dito na rin magmumula kay Isaac, kay Abraham, Isaac, tsaka kay Jacob. So pangatlo, pakuntiin natin lalo, ano? Yan yung pangatlo, tribal identity. So from dati isang bayan ang ano, dati isang bayan yung kandidato sa pagiging Mesiyas, paiikliin na natin. Kasi ang Israel mga kapatid, may ilang tribo? Well, ang bilis na ang tina. So, ang bayan ng Israel may 12 tribes. So, yung 12 tribes na yung mga kapatid, para sa hindi nakakaalam, ito yung mga anak ni Jacob o Israel. Ayan, mababasa natin yan sa Exodus, sa Genesis. Ayan, hanggang Exodus. Ako yung hanggang buong Old Testament binanggit yan. So, yan. So, mas lalong kikitin na ang prophecy na ito na magmumula kay Abraham, no? At iiksin na ito. Basahin natin Genesis chapter 49 verse 10 kung saan tribo magpupunta yung manggagaling Mesiyas. So Genesis chapter 49 verse 10. And sabi doon, the scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet. And he comes to whom it belongs, and the obedience of the nations is his. So yan, ang sabi, magmumulan yung Egypt sa tribe of Judah. Kaya nga yung Mesiyas, tinawag din siya the Lion of the tribe of Judah. Amen. So, sa kanyang deathbed, mga kapatid, siniguro ni Jacob o ni Israel na sa tribo ng Judah magmumula ang Mesiyas. Na? So kung maaalala natin yung kwento ni Judah sa mga nakipag-devotion, sa morning devotion dito, na maaalala natin yung pagiging pasaway ng mamang ito ni Judah. So sa lahat ng dosing anak ni Jacob,
Jacob at yung pasaway, si Judah. Pero bakit siya ang pinili ng Lord? Diba? Kasi ito ang pinaka-essence ng pagparito ng magiging tagapagligtas. Amen. Hindi perfecto yung mga ililigtas. Mga makasalanan. Amen. Walang banal na ano. Sabi nga ng misis, pagdating niya dito, diba? Sabi nga ng ano, dumating siya. Ano? Ay, hindi daw siya naparito para sa matutuwid. Kundi para sa mga makasalanan. And to repentance. So si Judah, mga kapatid, repented of his ways and returned to his family. No? Nagkaroon ng pagbabagong buhay ang mamang ito bago siya ibinless ni Jacob para yung scepter ay hindi nga mawala sa kanilang lahi. So, of all the sons of Jacob, Judah was the best representation, mga kapatid, of what kind of humanity the Messiah will be saving sa kanyang pagdating. Amen. So, gaya ng sinabi ko, darating kasi ang Mesiyas sa panahon ng lahat ng kawalang kasalanan. So, by this time, after mabanggit ang tatlong prophecies na yan, patungkol sa Mesiyas, so, lalong kumikitid ang ating mga candidates. No? Lalong kumukonte ang possible candidates natin. So, sa pang-apat, sinasabi sa kasulatan na ang Mesiyas ay magmumula sa pamilya ni David, the family. So, sa 2 Samuel chapter 7, verse 16. So, si David, mga kapatid, ay nagmula sa lahi ng Judah. Amen. So, kumikitid ng lalo, di ba? May specific na tao na binanggit ng pagmumula ng lahi. So, sabi ni 2 Samuel chapter 7, 16, sabi doon, 2 Samuel chapter 7 verse 16, nabasa natin ito, nadaanan natin ito, kailan lang, yun, no? Your house, sabi doon, referring to David, and your kingdom shall endure forever before me. Your throne shall be established forever. Isipin mo natin, mga kapatid, no? Na bagitin ito ni Samuel, yung propeta ng Samuel kay Haring David, hindi pa nagkakasala si David dito. Ito pa lang yung pagkakahirang sa kanya bilang hari. No? Pero kung tatanungin naman natin, so paano nga ba na-establish forever? Kasi nakalagay na forever, di ba? Yung yung pag-ahari ng lahi ni Haring David, may nangamatay na lahat ng descendants niya. Tama? So, sabi sa Jeremiah chapter 23 verse 5 to 6, the days are coming, declares the Lord, when I will raise up to David a righteous branch, a king who will reign wisely and do what is just and right in the land. In his days, Judah will be saved and Israel will live in safety. This is the name by which he will be called, the Lord of Righteousness. So, ang maghaharing Mesiyas, mga kapatid, ay kailangan manggaling kay David. Ayan. So, sa panglima, so na-identify na natin, no, sa lahi ng David. So, syempre, sa angkan ni Judah, sa tribe ni Judah, maraming tao din yan. Hindi lang na may ilang tao yan kasi magmula noon hanggang ngayon, no, merong parami ng parami yan. So, para mabawasan lalo ang tao, kailangan ma-identify natin yung isa pang prophecy sa Micah chapter 5 verse 2. Ano yun? The birthplace. So, ayon sa Micah chapter 5 verse 2, sabi doon, but you, Bethlehem Ephratah, though you are small among the clans of Judah, here's what I found on the internet. Please look at
chapter 5 verse 2, but you Bethlehem Ephratah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from old, from ancient times. So, dito pa lang, maiisip mo lang agad na ang origins niya from ancient times, from the old. Sibusibihin, talagang lahat ng mga propeta nagsasabi talaga na ang Mesiyas ay nagmula pa sa umpisa. No. So far, mga kapatid, you have seen that the Messiah had to become a human being. Tama? Had to be a Jew. Kailangan magmula sa tribo ng Judah at magmula sa angkan ni David. Ngayon naman, kinakailangan ang Mesiyas ipapangalak sa Bethlehem. So, failure, mga kapatid, to fulfill any one of these conditions disqualifies a person as a possible candidate. Tama? So, mas lalo nang kumonte. So, ilan lang ba ang pinanganak sa Bethlehem? Di ba? So, sa pang-ani, mga kapatid, pag-aralan natin life, rejection, and death. So, ang pagdaraan ng buhay, rejection at kamatayan ng magiging Mesiyas. So, kung if any Jew, mga kapatid, will claim to be the Messiah, so, palagay na natin, mayroong tumayo na pinanganak sa Bethlehem. At sinasabi niya siya, ang Mesiyas, ay kinalalangan niya ng pagdaanan ng buhay, rejection at kamatayan ng magiging Mesiyas. Tama? Kasi sinabi yan sa ano? Sinabi yan sa Isaiah chapter 53 verses 1 to 5, tapos tatalo tayo ng 7 to 9, basahin natin. Ito po kasi ang magiging ang daraan ng, ito kasi yung propesya kung paano magbubuhay at kung anong magiging buhay na magiging Mesiyas sa lupa. Sabi doon, ayan, Isaiah chapter 53 verses 1 to 5, tapos tatalo tayo sa 7 to 9. Sabi doon, sino ang maniniwala sa ibinabalita namin ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, referring to Jesus, not referring to the Messiah, sorry, parang ugat na natanim sa tuyong lupa, walang katangian o kagandahang mata, makatawag pansin. Ito yung sinasabi ko, there was no beauty in him. O kagandahan, makatawag pansin, walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Verse 3, hinamak siya ng mga tao at itinagwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala natin ito'y natin iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa hirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So sa verse 7 to 9, siya ay binugbog at pinahirapan. Ngunit hindi kumibog kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin. Parang korderong hindi tumututol kahit nagubitan, at hindi umiimik kahit kaugtiman. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa salat ng sangkatauhan, siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasunungalingan. So dito pa lang, mga kapatid, pag ang sino mang umangkin sa pagiging Mesiyas, daraan ng lahat yun. Kailangan mapagtagumpayan niya yun na walang reklamo. Diba? Kasi, this was written, mga kapatid, some 400 or 500 years before the coming of the Messiah. Uh-oh. 700 years pala. Ayun. So, isipin niyo, 700 years. Diba? Before the coming of the Messiah, sinulat yan. So wala namang tayong nabalita ang ibang umangkin yan, di ba?
Wala. So, sa mga talatang ito, kinakailangan ng would be candidate na dalasin ang lahat ng pasakit at pagpapahirap. Ha? Narinig pa lang inayon. Oo. Tayo pa lang, narinig pa natin ha. Pihintian na natin yan. Kasi isipin mo, kung pa nangyayari, alam mo na kagad kung dadalasin mo. So, kung meron mga tao, no, scheming, no, after 700 years ay magbalak, pinagplaluhan nila for 700 years na gagawin natin ito, parang napaka-imposible. Ang pinakamalupit pa doon sa part na yun, kinakailangan, guiltless yung tao na gagamitin mo. Hindi siya nagkasala kung buhay niya. Diba? So, sa talata nito mga kapatid, magbinasa natin ito, lalong pumuntik na ang kandidato para sa pagiging Mesiyas. Tama? So, sa ikapito, ito na yung isa sa tanong niya nito yun ni Pati ba yun? Tamay rin dito yan. Sa ikapito, the chronology. Yung pagkakasunod-sunod ng mga events. So, ang word na chronology comes from the Latin word chronos. Ate, muna yan. Actually, ang Latin word niya is chronologia. From an ancient Greek word na chronos, which is time. Tapos yung logi, logia, alam niyo naman yun. Study of time. So, yung logia ay galing sa word na logos, di ba? So, consider for example, mga kapatid. Using a timeline. So, hindi po pwedeng mauuna muna tayo tumanta bago tayo bumata. Di ba? Kaya hindi natin pwede baguhin yung timeline ng buhay natin. Ganon din yung nangyari sa ating Lord, sa ating Mesiyas. So, the real meaning of chronology is the determination of the actual temporal sequence of past events. So, pag yung pagkakasunod, mula sa pinakaumpisa hanggang sa dumating kaganapan is called chronology. Chronology. So, So, para malaman natin ang isa sa mga kandidato para sa messiahship, yan, kailangan natin mabasa ang Daniel chapter 9, verses 24 to 26. Prophecy ito ni Propeta Daniel. Sabi doon, 70 weeks are determined for your people and for your holy city to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal a vision and prophecy, and to anoint the most holy. So verse 25, go therefore and understand that from the going forth of the command to restore the build Jerusalem until the Messiah the Prince, tama ba? There shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again and the wall even in troublesome times. And after the 62 weeks, Messiah shall be cut off. But not for himself and the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The end of it shall be with the flood. Until the end of the war, desolations are determined. So, regarding sa passage na ito mga kapatid, ito yung mga dapat na mga facts na ating kinakailangan malaman. So una, sabi doon, sa facts in chronological order ito ha, nung prophecy ni Prophet Daniel. Una, the city would be rebuilt. So as would be the temple. So yung temple pinag-uusapan dyan nung pinag-uusapan yung city. At pagkatapos na maitayo ang templo, the Messiah will come. Ayan. Pangalawang templo na ito pinag-uusapan natin. Ano? Na ito kasi yung templong magiging iba pagkamatay ng Lord at ng Mesiyas. So, pagkatapos nun, may tayo yung templo. Kasi itong panahon ni Daniel, mga kapatid, ito yung rebuilding the temple eh. At yun, yung pangatlo, darating yung Mesiyas. Tapos pangatlo, papatay yung Mesiyas. Diba? Papatay yung Mesiyas, pero not for himself. Diba? Pinatay siya, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa
kamatayan ay para sa lahat ng tao ang kamatayan niya. At pang-apat, sabi doon sa propesya, the city and the temple will be destroyed. Di ba nga, namatay nga siya. Pagkamatay ng Mesiyas, nag-iba yung templo dahil nagkaroon ng malaking lindol. So, kung mapapansin natin mga kapatid, ang pangyayari ito, nangyari 70 AD. Yan, yung destruction of the second temple. So mga kapatid, mga timelines of event, yan, no, na dapat mangyari bago dumating at mamatay ang Mesiyas. Yung prophecy ni Daniel. So sa mga tinalakay natin, ito ang mas lalong nagpa-narrow down ng chances para sa isang potential candidate na angkinin na siya ang Mesiyas. So ito ang tanong. Meron bang naka-fulfill ng mga conditions na ito? Meron bang naka-fulfill ng mga conditions na ito? Meron! Wala ko sa akin. Di ba meron? Meron bang isang Hudyo na dating Diyos na ipinanganak na mula sa tribu ni Juda at descendant ni Haring David? Diba? Na pinanganak sa Bethlehem na dumaan sa pag-aalipusta ng Yuraka ng pagkatao and was rejected by her own countrymen. Dahil namatay dahil pinatulan kahit walang kasalanan at dumating at namatay bago pa mawasak ang kalawang templo. Wala, di ba? Wala. Wala ba? Wala. Meron. Jesus. Sabi mo wala? Meron. Walang iba? Halilinawin mo lang, walang iba. Pero meron. Amen? Oo nga, ang tanong nga kasi, meron o wala? Meron! Oh, hindi. Kaya nga, ang tanong nga ba, meron o wala? Meron! Hindi ko po sinabi, maliban kay Jesus eh. Di ba sinasabi ko, alisin mo si Jesus. Huwag mo muna bakitin. O, di ba, meron o wala? Meron! Di ba? Nagkataon lang na si Jesus yung alam natin gumawa nun. Pero meron, di ba? Malinaw yun. Mautang nga si Kibuloy. Inangkin niya na siya si Jesus pagkatapos ano mga pangyayari ito. Eh kung hindi, tatanungin siya ng tao. Madanas mo ba lahat yan? Diba? Dinanas mo bang lahat yan? Kasi lahat naman yan, hindi niya ang nangyari sa buhay niya. So in conclusion mga kapatid sa topic na ito, mula sa Genesis hanggang Malakay, the whole Old Testament ay nag-umabaw in anticipation for the coming of the Messiah. Kaya nga naman ang lahat ng mga Hudyo nag-aantay. Kaya nga nung dumating at umangkin ng posisyon na ito, talagang masinundan ng tao. So, sabi nga ng prophecy ni Isaiah, di ba? There is no beauty in him. Na kailangan siyang kailangan maakit ang tao sa kanya at sundan-sundan siya kaysa sa magpunta. Diba? So may mga liberal critics ang nagbigay ng mga argumento na naisulat lang daw ang lupang tipan ng papalapit na kapanganakan ng Mesiyas. Lagi dito natin, lagi ang Lord kasi na-identify na naman natin na si Lord Jesus yun. At lahat ng mga propesya, lahat ng mga promises patungkol kay Jesus ay mga katang-isip lang daw ng mga taong nagpasimulong ito. Ayan. Pero para makawalang bisa ang mga nakasaad, mga kapatid ng mga kasulatan, kinakailangan din purahin ng mga Hudyo sa kanilang history ang kanilang ang pinagkula nila. Amen? Kasi sa kanila nagkula yung Genesis eh. In the beginning. Diba? Sa kanila nagsimula yun eh. So, pagka sinabi mong hindi totoo yan, eh hindi rin totoo yung kanilang pinaniniwalaang Torah.
Kasi yung Old Testament ng Bible natin, mga kapatid, galing yan sa kanila. Pinangalanan lang natin ng Bible. Yun. So maraming nagtanggol sa argumentong ito at pinatunayan na ang mga prophetic books o yung mga book of the prophets, mga kapatid, ay naisulat for most probably is 400 years bago pa man naipanganak ang ating Lord. Naisulat ha, naipagsama-sama. So maging aklat ni Daniel ay naisulat noong 667 BC. Sulat nyo na lang, nagdi-dictate na ako niyan. Ito ang punto ng argumento. Ano ba ang pinagkaiba ng paghula 200 years ago o 800 years ago? Anong pagkakaiba? Pareho mo na sila managal na. Wala nang nabuhay ng 200 years ago. Tama, edan mas lalo na 800 years ago. Tama? Kahit masabihin na natin, 200 years ago, Pinlano yan. Bago dumating ang BCS, wala pa naman sa technology noon. Nakagaya ngayon, ngayon mo plano yan, pwede mangyari yan. Diba? Pwede mangyari yan ngayon eh. Yung paplanuhin pa lang na ano, kagaya nung ano, nung panang kabataan ko, yung video call. Nung kabataan ko, wala yung video call na yan, pero nasa TV na yan. Kung mapapanood ko sino nakapanood yung Voltage 5, hindi, Sister, Voltage 5. Amen. Di ba? Sa ibang planeta pa yun. Nag-video call sila, di ba? Meron na. Ang edad ko, 8 years old pa lang yata ako magkaroon ng Voltage 5. Eh, pero ngayon, di ba? Lahat pwede mag-video call. Sa mga ilang pa rin, ilang taon pa lang yun? 40 years. Kalingan na 40 years. 43 years. Okay, 44 years. Para exact. 42 years old ako ngayon eh. Diba? 42 years in the making lang yung ano, yung video calling. So, kaya-kaya ng taong gawin yun. Kung 100 years, 200 years, ngayon yung panahon. Pero noon, hindi natin kayang gawin. Hindi kayang gawin ng tao yan. Wala silang technology para gawin yan. It will take some divine knowledge and intervention from the Lord Himself, no, from God Himself, para mangyari ito. So, class, God's ability to foretell future event is one thing that separates Him from any other gods. Diba? Walang pwedeng makahula ng future kung hindi mismo ang Diyos lang. Amen? Napatunayan niya sa harapan mismo ni Propetang Isaias. Kaharap niya yung mga pare ng mga Diyos-Diyosan ang panahon niya. At yung mga pare na yun, mga polytheists, mga naniniwala sila sa maraming Diyos. So, itong sinabi ng ni God sa Isaiah chapter 44 verse 7. Sabi niya doon, "Who is like me? Let him proclaim and declare it. Yes, let him recount it to me in order from the time that I established the ancient nation and let them declare to them the things that are coming and the events that are going to take place." Hinamon ng Diyos ang lahat ng mga propeta at mga pagkaparean ng mga Diyos-Diyosa noon. No? Hulaan nga nila kung ano mangyayari sa future. So wala nga nakagawa na. So marami na ang nagtanggang ang kinin, ang titulo ng pagiging Mesiyas. Pero none of them, mga kapatid, could even meet kahit 75% man lang ng mga propesiya na nabanggit. So punta tayo ngayon sa probabilities. Ayan. Gamit naman tayo ng science at math. So ayon sa mga mathematicians at scholars, para ma-fulfill ng isang tao ang Daniel chapter 9 verse 25 to 26 na binasa natin kanina, ayan, di ba? Yung Tagalog niyan kanina, na yung chronology ng Lord, no? Para may mangyari sa isang tao, so huwag na natin basahin yan, chronology yan ng ano. The probability na mangyari yan is
yung ratio mga kapatid. Daniel chapter 9, 25-26, chronological order of events, yung nangyari na yun, prophecy na yun. So ang probability of chance fulfillment mga kapatid is 1 is to 10 over the 5th power. Kinumpito po yan 100,000 katao ang probability. May mangyayari ganyan ha? Yan, 100,000. So yung, tapos na tayo dyan. So Micah chapter 5 verse 2. Naalala natin verse kanina, Micah chapter 5 verse 2. Na ang Mesiyas manganganak saan? Sa Bethlehem. Ano ba ang probability? Ipapanganak. Hindi manganganak, sorry. Kamali lang. So the birthplace of the Messiah. Ano daw ang probability niya? The same lang nasa taas kanina. Example pala yun. Probability is 1 in 10 raised to the 5th power. So 100,000 din, di ba? So an ordinary individual can prove this prophecy to be true. Kung kahit sa ordinary pag-iisip lang, isa lang talaga ang kung pwede namang galing sa Bethlehem. Bakit ko nasabi yon? Kasi lahat ng sanggol ay pinangarap ng panahon ng ating Lord Jesus pinatay. Diba? Ang natira lang doon, Lord lang. Kasi magmula sa bagong silang hanggang sa dalawang taon, inubos lahat ng Herodes yun, ng patay. So nung kapanahon na ng Lord, ang exact moment na lumabas yung na magbalita yung anghel na may ipinanganak, and after 2 years, lahat yung patay eh. So siya lang ang natirang buhay noon. So lahat ng mga ka-birthday niya patay. Amen. So ibig sabihin, lahat ng pinanganak ng panahon ng Lord, patay siya lang ang buhay. So kaya ang probability no, isa lang sa 100,000. So, sa ano naman, sa Zechariah chapter 11 verse 12 to 13, kung saan it was prophesied mga kapatid na the Messiah will be sold for 30 pieces of silver. Yan yung ano ni Sister Charlie kanina sa kagabi sa akin, 30 pieces of silver. Ano ang probability niyan na may mangyaring ganyan sa ibang sa isang tao na magiging Messiah? Ang probability niya mga kapatid is 1 in 10 over 11 hour. Ibig sabihin niyan, 100 billion ang probability. Isa sa 100 billion isa lang ang pwede maging Messiah na pinenta ng 30 pieces of silver. Naiintindihan niyo po ako? Ang binenta ng Lord? Ganun din mo ng pagkakabenta kayo, no? Kay Joseph. So 400 years before the crucifixion could be invented, King David and Prophet Zechariah prophesied in perfect words describing how the Messiah will die. No? So, na-prophesy ni Haring David sa Psalms 22, tsaka 34-20, tsaka Zechariah 12 verse 10, na ang Mesiyas ay ipapako sa krus. Hindi pa inaimbento nun ang krus as a capital punishment. Noong panahon na binanggit ni David ito, tsaka ni Propeta ng Zechariah. 400 years later lang, tsaka lang nauso yung krus as a capital punishment. So ang probability na ang isang tao ay magpako sa krus, no, masunod yung prophecy ni David at ni Propeta ng Zechariah na dinagdagan pa ng detalyadong pagkakasabi na walang butong mababali sa katawan ng Mesiyas. Ang probability po niyan mga kapatid is 1 in ayan, crucifixion of broken bones, 1 in 10 over, 10 raised to the 13th power. Ayan. Ang ibig sabihin po niya mga kapatid, 1 is to 100, 100 trillion.
ng probability na ang isang inakusa ko sa hindi mabalihan ng buto. Diba? Oo, wala wala na parang buto sa kanya. Yes, oo. Yun, kaya nga, nung sabi ng mga ibang historia sa pala daw, pinako ang Lord, hindi po pwede mangyari yun. Kasi pala dati po nagbututo. Hindi ko kaya hindi siya pinako. Sa pagitan ng dalawang lemur. Ah, lemur pa tawag ito. Dalawang buto na ito. Kasi ito, hollow ito eh. Yan. Diba? Tapos, kasi pag dito siya, unang-unang mapapasig yung palad. Buto yun eh. Tapos, dahil sa bigat niya, mapupunod yun. Diba? Samantalang dito, meron tayong wrist na pipigil doon sa pako. Amen. So, there are around, sabi ko nga kanina, 2,500 prophecies that were foretold in the Bible. At 2,000 nga roon, nangyari na. So, maaaring sa mga oras na ito, some of them are being fulfilled as you speak. So, hindi natin alam. No one knows. What we do know, mga kapatid, for sure is that meron dumating na Mesiyas. Tama? Science itself ang mismo nagpatotoo na ito ay naganap sa isang tao lang. Amen? Kasi kung yung mga prophecy na pinagin natin kanina, one is to sumarang so many tao, isa lang. Tama? So nangyari ito sa isang tao. Kung hindi ito tunay na naganap, bakit magpahanggang ngayon pinag-uusapan? Tama? Bakit magpahanggang ngayon patuloy itong nagbabago ng buhay? Tama? Bakit ang kwentong ito na nangyari more than 2,000 years na eh hindi kayang burahin ng history? Marami nang gustong bumura nito. Marami nang gustong lumipor sa lahat ng mga Kristiyano doon. Napanahon pa lang ni Nero. Ni Caesar na yun. Gusto niya na ubusin lahat ng mga mananampalataya ni Jesus, pinapakain sa iyo. Pinapapatay sa mga gladiators. Pero, magpahanggang ngayon, buhay ito. Tama. Ginawa na ng Constantinople na i-Christianize ang pagan worship. Kaya nga nagkaroon ng kaya nga nahaluan ng idol worship ng Christianismo dahil kay Constantinople. No? Ginawa niya yung reliyon, yung Christianismo na pinasimula ng mga early church, hinalo yung paganism doon para magmukha siya ng Christianismo, para alam ng tao doon na umanin. Doon nagsimula yung Roman Catholicism. No? Kaya nahaluan yung kabanalan ng salita ng Diyos, nahaluan ng idol worship dahil doon. So, sa Christian, sa church history, mga kapag-aralan niya. So, kung hindi na kayang burahin ng history, ito nga totoo. No? Now, it is up to us to believe, mga kapatid, na lahat ng mga prophecy na binanggit sa lumang tipan can only be pointed to one man. Hello. Now, it is up to us to believe na naganap ang lahat ng ito sa ating Panginoong Jesus. Tama? Without a shadow of a doubt. Diba? Now, it's up to us to reveal this to as many people as we can. Ang tanong, do you believe? Amen? Amen. Word na. Question. Bago ko ipapasa yung inyong mga papel, sister. Was there ever a book existed po na kahit man lang sana kalahati ng mga nagbasa sa Bible eh na-reach niya na pinaghuhulaanan itong mga to? Or wala ba in history? Paano? Ulit? Ito ba yung Bible? Kasi may nakapagpasa na ba yan? Maraming nakapagpasa, maraming nag-purchase. Meron po bang book na tinulig sa direkta ang Bible na may mga sarili ring mga
O, nasumikat, or kahit malang kalahati ng actually, karamihan ng mga reliyong lumabas ngayon, nang may sarili sila ng Bible, eh, may mga sarili na silang version about the creation. Ngayon, ang maraming reliyong, eh, pagkabat Bible ang ginagamit, hindi sila na hindi mo. Nangyayagawala na si Jesus nga, Diyos. Diba na si Jesus ay existed long before the creation. Diba? Hindi nga sila naniniwala. So, maraming Bible na lumabas na kumukontra sa original text ng Bible. So, para kasi, ang Bible kasi, para masabi mong totoo, kinakailangan yung Old New Testament coincides the Old Testament. Hindi atin yung Old Testament eh. New Testament lang yung sa atin. Putusin sa mga hintil lang yun eh. Kasi kapanahon ng hintil yun, ng mga Romano. So, ang meron lang tayong paghahawakan na katotohanan is kung yung New Testament ay mag-coincide sa Old Testament. Yes, kasi yung fulfillment, ito yung ano, di ba sabi? Yung New Testament kasi fulfillment eh. Di ba sabi nga na Lord, I did not come to abolish the law, but to fulfill it. Yung kwento niya yun eh. Yun ay katuparan ng lahat ng propesya ng lumagdipan. Alam mo kung question? Kasi parang gusto mong taas ng kamay. Nangangamot lang. Magkakapera kaya dapat. Nangangamot ka lang pala si Sir. Hindi ko na-research kung meron bang hudyo na nag-claim na actually, kapanahonan pa lang ng Lord, meron na nag-claim yan. Tapos sila yung para sila mga rebelde. Tapos yung leader nun, dinideclare din nila na nasa yung tagapagligtas ng kasi ang purpose naman niya noon, ng tao na yun, is to makalaya sa Roman rule. Pero hindi para maging hari at para sa salvation ng mga kasalanan ng tao. So marami na. Sa ibang bansa, maraming nag-aangin. Hindi lang naman si Kibulo yung maangin sa Jesus. Kumbaga, diba? Naituro ko na rin yun dati. Mayroon pa akong kasi nung time nila, siyempre may historian sila. Bukod sa mga prophets, bukod sa mga apostol na nagsulat yung meron sila historian. Sino? Ang Hujo. Mga Hujo. May sarili sila historian. So, wala ko nga, hindi ko rin maraming, ay, nag-claim, wala. Wala, hanggang ngayon, wala. Para sa kanila, hindi pa tumarating. Kung meron mang lilitaw, na Mesiyas, sa panahon ito, good sa kanya. Ano siya? Kinakailangan malaan yan, di ba? Pero kung sa Revelation kasi, kung pabasahin mo yung Revelation, alam ko madadaan.